Hi guys! Nandito naman na inyong likad kong chef. Ngayon ay Sunday. So, last day ng weekends natin. So, ako po ngayon ay magluluto ng aking paboritong nitin na niluluto is dinuguan. Yes. So, meron po tayong ano, diba? Meron po tayong iba-ibang paraan ng pagluluto. Ang akin naman ay iba din sa mga nagluluto ng dinuguan. Matagal na rin ito ginagawa. Isishare ko lang sa inyo. Ang dinuguan, simple lang po ang ating ingredients. Hindi po ako gumamit ng ano, hindi po ako gumamit ng laman loob. May baboy lang po tayo. Baboy. Lemongrass. Sibuyas. Sibuyas na red. Masaya po ito ang sibuyas na red kasi malasa. Then ating bawang. Then yung ating sili, paminta, at ang importante ingredients po, yan na po, yan, dugo, yan, kabalens, yan, kabalens pa, napampangan pa, oh. Sana naman, kabalens, no? Advertising po to. Yan, yan guys, so, iba-iba, sabi ko nga po, iba-iba po ang ating method ng pagluluto, o style din, so, ang aking style, ipapakita ko sa inyo, so, samahan niyo po ako. Yan po, iiwain lang natin yung ating mga ingredients. Painitin ko na po yung kaldero. Yan. Sibuy, ang bawang. Lagi po ako, ano, yung sibuyas ko at saka yung bawang ko ay laging tingin-tingin. Pinatatatot ko talaga sila ng maganda. So, abang ininit natin yung ating kawali, yung ating kaldero. Samahan na natin yan. Sigigisay naman natin ng sabay-sabay ang sibuyas tsaka bawang. Tapos, yung paghiwa ko po sa ano, yung sa ating baboy, size bite lang po ang hiwa ko. Hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Size bite lang po. Yung mga ganyan lang, size bite. Kasi pag pinakuluan po natin, liliit din po yan. Kaya size bite lang ang hiwa natin. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Pero ako, I always preferred na size bite. Para pag nanguya natin o sinubo natin, is madaling nguyain. Po, pagkatapos natin na hiwain yung ating ingredients at tayo po gigisa na ng ating sibuyas and bawang. Kunti lang po yung ano, kunti lang po ako magmantika, hindi masyado po ako nagmamantika. Kasi alam niyo naman po, oily na masyado pag ang baboy, so careful, careful din sa pagmamantika. Hmm.
medyo papula-pulahin lang natin yung ating bawang at sibuyas para lumabas yung aroma ng bawang at sibuyas. Ganyan po aking sekreto sa pagluluto. Baboy. Hindi ko sa po muna inahalo yung ano yung baboy mamaya-maya. Hintay ko pong medyo umano yung bawang sibuyas sa ilalim saka na saka ko po ihahaloin. Ayan po, kung nakikita nyo, medyo nawala-wala na yung pula ng baboy. So, ayan na po ako maghahalo. Ayan po. Para bumango po yung ating dinuguan. Ay po maglalagay ng lemongrass o tanglad. Yan po. Atakpan ko na po para bumangot yung baboy. Hindi po ako naglalagay ng tubig para lasang-lasa po yung baboy natin. So, meron pa po ako isang sikreto sa paggawa ng dinuguan. Ito po si-share ko sa inyo. Para hindi po magmumuo yung inyong dugo. Binababad ko na po yung dugo ng paminta. Then asin. Nadami ko po asin para hindi na po ako hindi na masyadong maglasa doon sa hindi na ako naglalagay ng sa baboy. Dito ako nagpapalasa sa dugo. Tsaka lalagyan ko po ng suka. Siyempre, suka po rin po yung diyan para hindi siya mag-cured. Depende sa inyo gusto sa asim, depende po sa asim ng gusto niyo. Basta po ako sekreto ko binababad ko po 'yan sa paminta, suka at asin. 'Yan para lasang-lasa mo yung dugo. Yan. Ayahan ko lang po 'yan hangga't sa lumambot yung aking baboy. Then mamaya pakita ko rin sa yung another sikreto para lumapot ang ating dinuguan. Stay there. Ayan po, malambot na yung ating baboy. Ilalagay na natin yung ating dugo. Yan guys, yung paglagay ng dugo, huwag niyong tigilan ng paghalo para malapot siya. Para tsaka hindi siya magmumuo. Okay? Sabi ko nga kanina, hindi po ako naglagay ng tubig para
malasa po ang ating dinuguan. Yun po. I-adjust nyo lang po mamaya yung ano, yung suka, kung gaano gusto nyo kaasim ang inyong dinuguan. Huwag nyo pong tigilan sa paghalo. Yan po ang sikreto ng ano, para bang ano, yung tag dito, yung dinuguan ng Goldilocks, yun, ganun kalapot. Tapos, lagyan na rin ng sili, kung gusto nyo ng sili. Medyo hindi ako maglalagay masyado ng sili, mamaya na lang sa decoration. Kasi nga may mga bata, gusto kumain ng dinuguan. Ayan po, nakikita nyo pong aking dinuguan. Ayan po, so tingnan nyo po yung ang aking sabaw is napakalapot at wala pong namumuo dyan. Yan yung consistency ng aking dugo is very good, isn't it? Yan, kita nyo po ba yan, luto na po yan. Ayan guys, ang aking pinagmamalaki, ang aking style o method ng pagluluto ng dinuguan. Yan po. Kaya po, ayan po yung sili. Nakalagay po H. Kaya ang sinasabi po niyan, ang message po niyan is lahat po dapat ay maging happy. Kaya mag-iwan po ko sa inyo ng happy days sa inyo lahat. At ako'y nagpapasalamat na sinamahan niyo ulit ako sa aking pagluluto. So, maraming salamat po. Sana nag-enjoy po kayo. Make sure you like, subscribe, and share on this video. Thank you guys. God bless you all. See ya. Bye.